Hi guys and welcome back to my channel. Oh my goodness. For today's video, tatest natin yung Blythe. Hindi ko alam talaga. Pero by Caroline. From Cloud Tint na lipstick nila. So yung shade na kinuha ko, 103, which is Mist. 103 Mist. Mist. Mist, Mist, 103, Mist. Parang i-type ulit-ulit sa description box or comment box below. 103, Mist. So, matagal ko na kasi nagawa yung video. Hindi ko lang sure kung nagawa ko na intro. So, ginagawa ko in advance. Kasi advance ako mag-isip. Although, makakalimutan ako. Cruelty-free, paraben-free, something. Basta 24 months sa pan-open. Doon siya mag-expire. Hindi ko na alam. Pero maganda yung packaging. Maganda yung pinaka-design ng packaging sa loob ng box. Ayan. So, may pagka-watermelon-ish shade yung kinuha ko. Yung 103, Mist. 103 Mist. So yun lang. Insert the clip. Hi guys! So, ayun. Iba na damit ko, iba na itsura ko. Ibang araw na kasi to. Pero, naalala ko pa naman yung mga pangyayari nung tinest ko tong product na to. And may video naman. So, pwede ko siya i-recall. Pero, naalala ko pa naman. So, ayun. So, itong Blythe by Caroline. Alam ko, ano siya eh. Isa siyang influencer din. Pero, hindi ako kasi familiar sa kanya. So, sorry sa mga fans ni Blythe. Ang video na to is, i-wear test lang talaga yung pinaka-product. And, sasabihin ko yung final thoughts. Ito na yung final thoughts. Okay, so for availability, mabibili niyo to sa Caroline na stalls nila. Maraming Caroline na stalls sa mga malls. Hanapin nyo lang sa Watson, sa SM Department Store, mga beauty section, nandyan ang Caroline. Sobrang easy to grab yung products and sobrang mura pa. Next is buildability ng product. Hindi naman siya, yes, pwede mo i-stack yung product ilang layer by layer, kayo magsisisi nun. Kasi yung blendability niya is sobrang smooth to the point na medyo thick kasi yung consistency and yung thickness niya, yun yung nagiging parang hindi siya lightweight yung feeling. Pero,
pag natuyo na yung product, tsaka siya nagiging lightweight. Sa una lang, kapag nandyan pa siya yung pagkaka-creaminess ng texture, ng formula sa lips mo, talagang magiging hindi siya lightweight. Tsaka hindi siya, kapag binild up mo ng binild up, hindi siya nag-iba yung color, hindi nag-oxidize. As is siya kung ano yung nilagay mo. As is talaga, te. Next is, yung longevity ng product. Matagal siya sa lips, actually. Para siyang, malapit na siya maging lip ink. Ganun siya katindi. Yung stain niya, bongga. Bongga. Next is, matte finish pa siya. Matte finish siya kung natuyo na yung product. Pero kung nandyan pa rin yung creaminess ng product sa lips mo, oh, medyo mabigat talaga siya sa lips yun. Packaging niya, maganda yung packaging, maganda rin yung design. Sa halagang 195, meron ka ng 3.5 grams. And paraben-free ang clear line. Also, 24 months upon open. Ayun. So, talagang paraben-free siya. Okay, so for price point, ayun, 195 pesos nga siya. Hindi siya nakasale nung binili ko. So, ito yung SRP. 195. Medyo mas mataas yung price niya compared doon sa mga regular na lipsticks ng Made ng Careline. Pero, di ko pa ganun kasi natetest lahat ng products. Don't worry. Gagawin ko na yan. Magkakaroon na ako ng mga test. So, for me, iba yung formula niya kung sa ibang products na lipsticks ng Careline. Hindi siya quick drying. Sobrang tagal. Yung biyahe ko nung nagkiyapo ako nun sa jeep, ang tugol. Nagkaano talaga siya, transfer. Yung tumbler ko na iniinuman while traveling, as in, nagta-transfer siya ng bonggam-bongga. Lalo na't hindi pa to, ganun siyang tuyo. Dahil ang tagal nga niyang matuyo. Yun. Hindi siya lightweight kapag hindi pa tuyo. And yung scent niya, may pagka-vanilla, sweet, mabango. Mabango siya. Also, texture niya, papakita ko na lang din. Magsiswatch ako ngayon. So, yan. Empty. The applicator. Usual applicator naman siya. And swatch. Ayan. Sobrang creamy ng product, guys. Maganda siya yung formula. So, ayan yung swatch test. Itong shade na to is Mist 103. So, may pagka watermelon-ish, peachy, red shade siya. May blue undertone, I think. Or nagpapaka ek-ek lang ako. Hindi ko alam, pero yun. Matingkad siya, guys. As in, matingkad. Lalo na kapag hindi pa tuyo. Pero pag natuyo na siya, parang ink na lang, stain na lang, okay na okay siya para sa akin. For shade range, ipop up ko ngayon sa screen ko ilan yung available under Blight Collection na ganitong klaseng product. So, yun. Ang kit actually ng design ng packaging. Recommended ba siya for chapped lips, guys? Ito yung pinakamahalagang tanong talaga. Kasi alam ko maraming chapped lip dyan. Dry lip or merong mga talagang severe something sa lip. Kung okay ba? Kasi ako, chapped lip ako, guys. As in, maya't maya yan. Nag-chap yan. Pero hindi naman to the point na hinahayaan ko magdugo. Pero nung parang kailangan lang na exfoliate, ganun. Lalo na kapag matte yung product na tinetest, ganyan. Ito hindi naman siya matte. Actually, yung una is moisturizing siya. Yung sinasabing creamy moisturizing yon. Pero pag natuyo na, ayun, kailangan uminom tubig. Tapos, hindi naman siya totally matte. Parang nagiging stain lang talaga siya. Hindi siya yung mattifying na effect. So, hindi siya ganun. Hindi ako nag-chapped lip actually nung time na yun. Hindi masyado. Kasi hindi. Parang oh, para sa akin, okay siya for chapped lip. Okay kasi yung mga ganito may iniiwan na stain. Pero kung mattifying talaga siya, doon siya questionable eh. Okay ba siya for chapped lips? So, transfer proof, hindi siya transfer proof kapag hindi pa tuyo yung product. Pero pag natuyo na yung product at stain na lang talaga siya, good to go na yon, transfer proof na siya. So, yun lang, hindi ko na papahabain yung video. And if ever gusto ko yung product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye! Dadagdag ko lang doon sa Blight Collection na lipstick na tinest natin. Nakalagay kasi dito, Blight Cloud Tint is a 3-in-1 product that gives soft, natural-looking flush to your cheeks, matte, vivid color to your lips. Use also on eyelids for beautiful wash color. Layer your product as desired and blend seamlessly with your fingertips. So, kasi pigmented yung product. And mabilis siya maglagay ng stain. So, tinry ko kasi siya ilagay sa lip, as blush, pero hindi sa eyelids. Ang haba nung araw na yon, as in, nag-jeep ako pa Quiapo and sobrang traffic nun. Quiapo, guys, mainit. Tapos, tanghaling tapat pa ako umalis. Pero, nagtagal naman yung nasa cheeks. Ang kaso nga lang, hindi ko gusto kasi
patchy siya. Yung pagkakaano. Pagkalagay ko ng product, dot dot, and then spread agad, kahit in-spread ko siya agad, ang hirap pa rin talagang i-blend out. Grabe yung stain. So, hindi ko siya ganong ma-recommend for cheeks. Tapos, mas okay lang siya for lips. Kasi halos magiging lip ink na siya eh. Ganon yung katindi yung stain. Yun. Yun yung honest opinion ko ha. Hindi ako nang yun talaga, yung product lang talaga yung tinetest natin. Pero all in all, the shade, packaging, maganda siya. Yeah, okay din siya for lips. Pero hindi ko siya ma-recommend for eyes and them. Lalo na kapag hindi kayo professional and hindi nyo na kalat ng sobrang ayos. Tapos, yung naging patchy siya sa akin. Niretokay ko pa yan. Pinatungan ko pa, diba, ng foundation. Tapos, para hindi mas obvious yung patchiness. Ganon siya. Medyo mahirap siya ikalat sa cheeks. So, yun lang.